Hello guys, good day. So meron na naman po tayong bariyang yun dito. At usapang BSP series na 1 peso pa rin po tayong in guys. Ito po, year 2015 po ang ating pag-uusapan ngayon. Yan, medyo marami po tayo dito, year 2015. And ito pong mga common na variations ng 2015 ang ating pag-uusapan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, marami pong variants itong year 2015. So maybe, if I'm not mistaken, ito po yung may pinaka maraming variant po sa loob ng BSP series. So may 4 or 5 na variants yata lahat dito po sa ating 2015 na 1 peso BSP series. Pero this video ay mag-focus po tayo sa mga common na variants po dito sa 2015. At medyo nasilip po sa nakaraang video natin na medyo tumaas na po ang value nitong mga common na year 2015. So itong reverse 2 at reverse 3 specifically po ang ating pag-uusapan. So yan guys, alamin po natin sa video na ito kung magkano na ba ang kasalukuyang percentage at price appraisal nito basing po sa palagi nating ginagamit na website na n.numista.com. At syempre, i-review na rin po natin ang overs at reverse po ng bareng ito at ang counting features nito. So yan guys, 2015 1 peso BSP series. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanen. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa last update po natin, yung year 2016 po ang ating napag-usapan. At ngayon naman po, ang year 2015 naman po na 1 peso BSP series po ang ating pag-uusapan. So sinabi ko po kanina na itong year 2015 po ang may pinaka maraming variations sa loob po ng BSP series. Pero magpo-focus po tayo ngayon dito po sa dalawang variation, yung mga common na variation meron itong year 2015 na medyo tumaas na po ang collector's value. So silipin natin maya-maya sa record ng Numista kung totoo nga bang mataas na ang collector's value nito. But before that, ay i-review muna natin ang overs at reverse ng ating 1 peso BSP series. So unahin natin itong kanyang overs or ang kanyang harapan. Dito po sa kanyang overs ay naka-highlight po ang portrait ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal facing right. Katapat po ng kanyang portrait, makikita natin ang 1 peso na denomination. Sa ilalim ng denomination ay makikita natin ang pangalan ni Dr. Jose Rizal. At dito po sa pinaka-bottom, yan, makikita natin ang year 2015. Ito po ang taon na na-mint po ang bariyang ito. At dito naman po sa ilalim ng shoulder ni Dr. Jose Rizal, makikita po natin dito ang mint mark. So ito po ay patunay na ang bariyang ito po ay minted po sa Pilipinas. So dito naman po sa gilid, makikita natin nakasulat po ng paikot sa bandang taas ang Republika ng Pilipinas. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs or dito po sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. Dito naman po sa kanyang reverse guys ay naka-highlight po ang dating silyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito nga sa gilid makikita natin nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito po sa ilalim makikita naman po natin nakasulat naman po ang 1993. Yan, hindi po ito yung taon na na-mint po ang bariyang ito. Take note po, ito po ang taon na na-establish po ang BSP or ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po sa loob, makikita natin ang inner circle. Sa loob po ng inner circle ay makikita naman po natin ang cogwheel. Yan, may mga ipin. Ito po yung tinatawag na cogwheel. So hanap tayo dito mas klaro. Ito yata mas klaro. Yan. Kasi medyo luma na po itong ano natin eh, coin capsule, kaya medyo malabo na po. Ayan, sa loob po ng cogwheel, dito po sa upper portion, makikita po natin ang ano, araw at bundok. At sa ilalim naman po, makikita po natin ang sagisag ng watawat ng Pilipinas na may araw at tatlong bituin. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs at dito po sa kanyang reverse. At ang bariyang ito po, ang BSP series na ito, year 2015,
ay gawa po sa nickel brass. Ito po ay magnetic. Ayan, dumidikit po sa magnet. So lahat po ng variation na meron sa year 2015, ayan, lahat po ito ay magnetic. Ayan guys. So lahat ito ay mga year 2015. Lahat ng variations ay magnetic. Ayan. At sa mga hindi pa po nakakaalam, lagi natin itong inuulit-ulit. Pasensya na po kayo at medyo redundant po tayo sa ating vlog kasi may mga baguhan po tayong nanonood po. At i-share po natin ang ating kaalaman. So sa mga hindi pa po nakakaalam, ay meron pong dalawang uri ang BSP series. So meron pong magnetic at meron naman pong non-magnetic. So nauna pong i-release ang mga non-magnetic from 1995, kung saan ito po yung first mint year po sa BSP, up until sa year 2003, yan po ay non-magnetic. And then from 2003 naman po hanggang sa year 2017, ito naman po yung last mint year po sa BSP series, yan naman po ay mga magnetic na po. So itong year 2015 ay under po sa magnetic na uri nitong ating BSP series na 1 peso. So yan guys, at magpunta na po tayo sa talaan ng Numista. Check natin kaagad, yan, itong mga common na variants ng ating BSP series na year 2015. Kung magkano na ba ang status ng baryang ito. So yan guys, magnetic, ayan, year 2003 to 2017, nickel plated steel po ang kanyang composition. So yan ang kanyang overs, ang kanyang reverse. So sa mga baguhan dyan, paki-check na lamang po dito sa talaan po ng Numista. At lahat po ng gusto nyo pong malaman, especially dito sa reverse die type varieties po, ayan, may tatlong uri, check nyo lamang po dito sa Numista. At nang mapag-aralan po ang iba't ibang variations ng ating mga barya. So punta tayo dito sa year 2015. Ang year 2015 na may pinakamaraming variations, yan guys. So year 2014 to 2015, 1, 2, 3. So as you can see, may tatlong variations lang po tayong makikita dito. So meron po bold letters reverse 2, may bold letters reverse 3, at may bold letters reverse 3 frosted. So ang ipo-focus natin ngayon, ito pong reverse 2 at reverse 3 na bold letters. So sa mga hindi pa po nakakaalam, may ano po, meron pong mga variants na hindi pa po naka-record up until now dito sa Numista. So meron pong ano, reverse frosted na year 2015. Meron pong reverse frosted po na year 2015. Ibig sabihin na yung reverse lamang po ang frosted, yung kanyang overs ay normal lamang po. At meron pa pong isa, yung bold letters po. So yun po ang pinakamakapal po ang mga letra, at maliliit po ang kanyang rim, manipis po ang rim ng variation na iyon. So yun po ang panglima. If I'm not mistaken, limang variants po dito sa year 2015. So balik tayo dito guys sa dalawang variations na meron tayo. So ito pala ang reverse 3, at ito naman po yung reverse 2. Ito po yung i-update natin ngayon. Ito po bali mga common na variations lamang po, madalas po natin makikita sa circulation. So unahin natin tong reverse 2. Yan guys, meron po siyang 21% na percentage as of the moment. So kompleto po dito sa kanyang price appraisal, sa kanyang good condition ay 11 pesos, sa very good, sa fine, sa very fine, at sa extra fine na condition ay 13 pesos, at sa kanyang almost uncirculated ay 20 pesos na po. And dito naman po sa kanyang uncirculated na condition ay 61 pesos po. So yan, malaki na po talaga ang collector's value nitong reverse 2. Although ito po ay napaka-common po. Yan, madalas po talagang nakikita sa circulation. So not bad po, mataas po ang collector's value kung magbabase po tayo sa talaan ng Numista. At dumako naman po tayo dito sa reverse 3. Yan, sa bold letters, 9% po ang kanyang kasalukuyang percentage. So medyo mas mababa po compared sa reverse 2.
At meron po siyang apat na price appraisal po dito sa Numista. Sa very fine at sa extra fine na condition ay 6.30 pesos po ang kanyang presyo. Sa almost uncirculated ay 19 pesos at sa kanyang uncirculated na condition ay 43 pesos na po. So yan guys, sa common na variations dito sa year 2015 ay medyo malalaki na po ang kanyang kasalukuyang price appraisal. Dito sa reverse 2, yan, umaabot na po ng 61 pesos ang pinakamataas, habang dito naman po sa reverse 3 ay 43 pesos po ang kanyang almost uncirculated na condition. But then again, ito pong Numista po, ito pong talaan ng Numista ay isa po lamang sa mga basis natin kapag tayo po ay magbebenta or kapag tayo po ay bibili ng mga barya. Hindi po fix, hindi po final ang price appraisal ng Numista. Ito po ay basihan lamang po natin. At kung kayo po ay magbabalak na magbenta ng barya, ay depende po yan sa napag-usapan or ano po agreement ng buyer at ng seller. So yan lamang guys ang ating update dito po sa mga common na variations ng ating year 2015 na 1 peso BSP series. At good news na medyo malalaki na po ang price appraisal nito. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel at gusto mong mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.